25 ng Pebrero, Martes, ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umalis sa bundok si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagsimulang dumaan sa Galilea. Gusto niya na walang sino mang makaalam sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, "Ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya, ngunit pagkapatay nila sa kanya, babangon siya sa ikatlong araw." Kaya luba silang nalungkot. Hindi nila ito naintindihan at hindi rin sila nangaas magtanong sa kanya. Pagdating nila sa Kapernaum, nang nasa bahay na siya, tinanong niya sila, "Ano ang pinag-uusapan niyo sa daan?" At hindi sila umimik. Pinagtatalunan nga nila sa daan kung sino ang mas una. Kaya naupo siya at pagkatawag sa 12 ay sinabi sa kanila, "Kung may gustong mauna, maging huli siya sa lahat at lingkod ng lahat." At pagkakuha niya sa isang maliit na bata, pinatayo ito sa gitna nila at inakbayan at saka sinabi sa kanila, "Tinatanggap ako ng sino mang tumatanggap sa isa sa mga batang ito nang dahil sa aking pangalan. At kung may tumatanggap sa akin, tinanggap din niya ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kung may gustong mauna, maging huli siya sa lahat at lingkod ng lahat. Ginulat ni Jesus ang mga alagad niya nang kunin niya ang isang maliit na bata at pinatayo ito sa gitna nila. Para sa isang gurong tulad ni Jesus, ang makitang kasama ng isang bata, lalo na't ginagawang paksa ng pagtuturo ang batang ito, ay hindi pa nangyayari sa Israel. Mahina ang isang bata kung wala ang magulang at mananatili siyang buhay sa pagmamahal at aruga ng mga magulang. Payak ang isang bata, walang pagkukunwari at naghahatid ng labis na kagalakan sa pamilya. Nais ni Jesus na tulad ng mga bata, tayo'y maghatid din ng labis na kagalakan sa pamayanan ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng magaling na paggamit sa bawat handog at talentong ibinigay sa atin ng Diyos. Pagsasagawa, ano ba ang kadakilaan para sa iyo? Sino ba ang tunay na dakila para sa iyo?